Ano sa akin? Bakit ay parang masamang lobo sa papo mo? Eh, ikaw nang magsabihan ng mukhang kwarta, ganyan. Aba, anong kwarta mo bigay sa akin? At nasabihin lang. Kasi may sabi mukhang kwarta ka? Sisilam eh. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabihin ako lang ganyan. Walang kaugali. Grabe na ba? Hindi dapat bilang isang apo huwag magsalita ng gano'n. Sa lulo na sabihan mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin, ang palaki. Kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Wala silang utang na loob. Bakit tay, sobrang ano mo sa kanila? Dahil dyan? Sa mga winiwikan na sa amin na lapastangan yung mga apo nila. Nalapastangan na kami yan. Kaya ayaw ko na. Mas hindi kayo mag-gaso rin do. Hindi ko na hinagad na mag-aayos pa kami. Doon po sa pagbawi po ni Sir John A, hindi ko po alam kung saan po napunta yung pera. Kasi magkausap na po ano sila ni Sheila May. Could you imagine? Tinulungan ng Kalingap, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sponsor na kagaya ni Mr. John A. No? Na sinasabi nga ba yan? No? Baka ipanggamot pa yan ni Lola. No? Na gusto lamang makakita, pero hindi. Bakit ay parang masamang lobo sa papo mo? Eh, ikaw nang magsasabihan ng mukhang kwarta, ganyan. Aba, anong kwarta mo bigay sa akin? At nasabihin lang. Kasi may sabi mukhang kwarta ka? Sisilam eh. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabihin ako lang ganyan. Walang kaugali. Grabe na ba? Hindi dapat bilang isang apo huwag magsalita ng gano'n. Sa lulo na sabihan mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin, ang palaki. Kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Wala silang utang na loob. Bakit tay, sobrang ano mo sa kanila? Dahil dyan? Sa mga winiwikan na sa amin na lapastangan yung mga apo nila. Nalapastangan na kami yan. Kaya ayaw ko na. Mas hindi kayo mag-gaso rin do. Hindi ko na hinagad na mag-aayos pa kami. Doon po sa pagbawi po ni Sir John A, hindi ko po alam kung saan po napunta yung pera. Kasi magkausap na po ano sila ni Sheila May. Okay. Opo. Ibig sabihin, mayroong malaking factor si Sheila May kung bakit binawi yung pera kay Kalinga para sa pabahay ni Erica. Opo, kasi ganito po kasi nung pag po binablog po sa Erica ni Sir Kalinga Prab. Alam na po ni Sheila May ang parang pinag-usapan na po nila ni Sir John A. Ito pala si Erica lumaki. Nakatira kay lolo niya. Ngayon, may bahay na silang bago. Siya po. Di ba pumupunta rito si Erica? Mula po nung bagong taon po na nung last po, itong nasa ospital po kasi mama noon, pag-uwi po namin dito, wala na sila, naghakot na sila ng gamit. Nung paghakot, last year pa? Opo, nung bagong taon pa po. Mula noon hanggang ngayon, hindi siya pupunta rito, napunta naman? Hindi na po. Hindi na pumupunta rito? Wala na po. Ni dumalaw, hindi? Wala na pong Erica pumupunta dito. Pati si Sheila May? Wala na. Okay. Yung mga palabas po ng mga e-lover na sinasabi po nila na monthly-monthly, may natatanggap si mama. Sila mama, yung mga kamagulang ko. Meron? Wala. Kasi malingan po yan. So wala palang natatanggap? Wala po yan. Yun po yung gusto kong dinisin po talaga na nalalaman po ng tao, binabaliktad po nila eh. Okay. Nakakaya pa. Tay, totoo ba na may tinatanggap kayong pera mula kay John A? Wala po. Wala kayong pera natatanggap? Wala po. Isa na yung balita na galing balita na yun na monthly, meron kayong natatanggap na... Ayun po sa mga kagrupo nila. Ah, okay. Nakakalat na. Yung kumakalat na balibalita. Pag alis po kasi nila Rab, nung po magpapa-opera na po si mama, kinukuha na po ng lolo niya. Ayaw na po nung bigay po nung dalawa. At ang sabi po daw po kasi ni Sheila May nung time na yun,
Kundi naman dahil sa akin, kung di ko laging nakakausap si Sir John A., hindi naman bibigyan kayo ng perang pampa-opera. Okay, so ibig sabihin, nagkaroon ng yun po yung contact si Sheila May kay John A.? Opo. Bakit niya nakilala si John A.? Bakit niya nakilala si John A. ni Sheila May? Meron po kasi silang mga GC, mga... May group chat? So mga kalingap, mga ka-Adonis, napanood nyo naman ito pong panayam ni Kuya Bal dito kay Lolo Miguel sa tita nila Erica at ni Sheila May, at nakita nyo ang mga pangyayari. Marahil yung iba sa inyo talaga namang nagpupuyos sa galit sa narinig. Yung iba sa atin talaga namang halos isumpa itong dalawang magkapatid na ito. Hindi ko kayo masisisi, sapagkat ganyan at natural ang ating pong damdamin, lalo na dun sa mga taong naaapi, especially pamilya mo, no, na hindi mo dapat ginaganon, na hindi mo dapat sinasaktan, na binibigyan mo sana ng respeto. Lahat po yan naiintindihan natin. Naiintindihan po natin yan, lalo na sa parte nila Lolo Miguel. Pero sa ganang akin, bilang advisor nila Erica at Sheila Bin, ang totoo niyan, tama naman yung ginawa nila. Sangayon ako, bilang isang typical na millennials na mga kabataan, ganun talaga ang gawain nila ngayon. Totoo yan, na pagkatapos kang tulungan ng isang tao, kapag nagkaroon ka ng oportunidad, dapat i-grab mo agad yan. May itsura kayo eh. Gamitin nyo ang inyong mga mukha, no? Kikita kayo dyan. Maliban sa akin, hindi ako nagte-take advantage. Pero itong kila Erica, kila Sheila May, base na rin sa kwento ng kanilang Lolo Miguel at ng kanilang tita, eh masasabi mo nga, magaling na hinayupak yung mga bata na yan, na ganun ang kanilang inaasal. Could you imagine, tinulungan ng kalingap, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sponsor na kagaya ni Mr. June A., no? Na sinasabi nga ng tita niya na hindi naman siya gusto ni Erica, na si June A. daw ay Mr. June A. ay meron daw gusto, no, kay Erica. Ang masakit nito eh, ayaw sa kanya ni Erica. So hindi niya pwedeng gapangin si Erica. So ang ginawa nila, sila na lang ang gumapang kay Mr. June A. at ginapang nga ng kapatid niya na si Sheila May para solohin yung mga pera, yung mga natatanggap nilang biyaya, sapagkat ayaw nilang ibahagi sa kanilang lolo at lola. Sa kanila daw yun eh. Sa kanila daw yun. Kung hindi daw dahil sa kanila, kung hindi daw dahil sa pakikipag-usap ni Sheila May kay Mr. June, hindi magkakaroon ng ganoong halaga. Tama nga naman. Bakit? Sino yung artista? Mukhang artista eh. Diba? Sila lolo, mag-aantay na lang yan na bibigyan nila. Eh kaso nga, ayaw bigyan. Bakit ayaw bigyan? Siyempre, no? Sila yung nagpagod dyan eh. At binulungan ang binulungan ni Sheila May itong si Erica na huwag na lang. Sa atin na lang dumirekta yung mga supporters. No, si Mr. June, eh, baka sakaling, baka kasi, baka mapunta pa sa iba yan. No, baka ipanggamot pa yan ni Lola. No, na gusto lamang makakita, pero hindi binigay nila Erica, nila Sheila May. Dahil pera daw nila yun eh. No, akalain mo yun? No? Akalain mo yun? Pinagdamot pa yung pera para sa pampa-opera, no, ng mata ng lola nila, para ipagamot ang kanilang lola. At take note ha, nung bagong taon daw, halos nag 50-50 si lola. At ang ginawa nila Sheila May at Erica, base na rin sa kwento ni tita, ay nag-party-party. Talaga namang tama yan ha. Talagang mabuting mga apo kayo ha. Pagkatapos kayong buhayin, no? Pag-aralin, sunduin, kahit bumabagyo, sabi ni Lolo Miguel, eh, wala kayong pakialam. Tama yan. Dapat ganun, di ba, Erica? No? Kaya kung may mang babasa inyo, ipagtatanggol ko kayo. Gago! Sa typical na kabataan ngayon, karamihan, hindi ko nila lahat, dapat ganyan. Ha? Walang modo, walang utang na loob, makakapal lang mukha. Lalo na kapag alam mo nga may itsura ka, dapat kapalan mo na yung mukha mo, no?
kapag konti nagkaroon ka ng konting salapi, syempre nakakasilaw yan. Kailangan pag nasilaw ka, no, parang bulag ka na yan. At hindi ka na makakakita ng kabutihan. Tama yan. Lahat ng ginagawa nyo, tama. Kaya dapat nga itong si Kuya Bal, hindi na nakikialam eh. No, tama lang yun, gamitin nyo yung abilidad nyo, no? No, na maging opportunista. Na maging opportunista. Could you imagine, naglipat kayo ng bahay, wala man ang pasabi.